Ang linggo inintay natin yung revelasyon ni Senator Ping Lacso na hindi maibuga-buga. Bakit? Hindi makasingit kay Senator Gordon. Anyway, ayan, nasa atin pong linya si Senator Ping Lacson para tulungan po tayo na i-discuss yung mga issue na yan. Si Senator Lacson po ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at nakatutok po sa mga isyong ito. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Minta, magandang umaga sa mga nakikinig. Magandang umaga rin. Salamat po sa pagtanggap ng tawag, sir. Kinabahan ako doon, ah. Sir, una muna, yung tungkol po dito sa pagkakapatay o ang ibang term ay pagpatay doon po sa estudyante na si Kian sa Caloocan City at yung iba pa pong mga patayan dito sa gitna ng war on drugs. Ano po ang inyong, siguro magpa-particular doon kay Kian, anong inyong masasabi dito, sir, dito sa insidente? Una, gawa ng dalawang issue na yan. Opo. Magkakaroon kami ng majority focus mamaya. No? Lahat ng miyembro ng mayorya sa Senado, mag-uusap-usap kami kung ano yung nararapat na hakbang na dapat gawin namin being members of the majority sa Senado patungkol dito sa mga issues na yan. At sa umpisa pa lang, at the outset, ang sentimento ng mas makakarami, talagang dapat pumasok ang Senado sa pag-iimbestiga. Mm-hmm. At mukhang may nabubong sentimento na i-refer ito doon sa Committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Nimpam, while nabanggit ko nung una na bigyan na muna ng pagkakataon yung IAS at DOJ para mag-imbisiga ng sarili nila at ipakita na talaga objective at saka fair ang imbisigasyon, alam mo yung committee, chairman lang naman ako doon, siyempre yung sentimento o yung gusto ng nakakarami, mga miyembro, being a deliberative body, ang Senado at saka yung mga committee, eh siyempre wala naman tayo magagawa kundi tumalima sa kagustuhan ng nakakarami sa Senado. Mm-hmm. So yung meeting po ninyo, yung caucus ninyo ngayong mamayang hapon, ano? Kanino initiative po ito, sir? Kay Senate President Coco. Siya yung may panukala na mag-meeting kami para makuha talaga yung yung sense noong nakakarami, noong mayorya, kung ano dapat naming gawin sa kabila nito mga sunod-sunod uling patayan. Parang renewed, state of feelings, ano? Mm-hmm. Parang nabuhay uli yung noong isang taon at hindi lang yon, na-highlight ito noong nangyari nga doon sa bata, sa 17 years old, na kitang-kita sa CCTV kung ano pangyayari at yun nga, napatay. Ayun, opo. Sir, kasi ito pong issue, yung patayan, sir, nabanggit nyo nga po nung last year, nagsagawa na po ng mga pagdinig ang Senate Committee on Justice and Human Rights, diba, sir? Una muna kay Senator De Lima ang chairmanship, tapos napunta kay Senator Gordon. Doon sa committee report ni Senator Gordon, sinabi na hindi state-sponsored itong mga patayan. Tapos parang nagkaroon ng lal, sir, ano, ng patayan. Tapos eto na naman, opo. Makikita mo, may nangyayari rin kapag nagkakaroon ng mga investigasyon. Nagiging conscious yung mga otoridad, specifically yung executive department, na mag-review, tingnan muna, mag-reflect, at tingnan muna kung ano ba ang nagiging resulta ng kanilang drive, na yun nga, puro patayan, halo-halo may vigilante, mayroong police operations, nagkaroon ng lull. So, medyo tumahimik ng konti. So, nakikita natin, may nangyayari rin maski papano kapag nagkakaroon ng pagdinig. Mm-hmm. Ayun, sir, dun po sa mga nangyayari ngayon, yung ang description na nga parang killing spree, ano po ang magiging objective, sir, nung gagawin pong pagdinig ng Senate? Well, titingnan natin yung mga importante, yung mga detalye ng bawat operasyon na sinagawa at lalo na kung ano yung aksyon na gagawin. Kasi may oversight authority o mandate ang Kongreso, hindi ba? Opo. Para kung ano pa yung may papa-improve pa na sa pamamagitan ng legislation o kaya para palalahanan yung nagpapatupad nitong anti-drug operations, kung ano yung dapat gawin at ito naman ay sinasagawa sa pamamagitan ng pakipagkonsulta sa iba't ibang mga sektor. Sir, kung iisa-isahin yun, ang dami, sir. So, paano yun, sir? Magkakaroon lang kayo ng meron kayong particular na case na pagtutuunan? Hindi, kasi magsasubmit naman sila ng mga report at ito patuloy naman na ongoing pa rin yung pagsusubmit nila dapat ng regularly.
kapag may nangyayaring operasyon, halimbawa yung 32 na biglaan sa isang araw na napatay sa Bulacan, ano, at yung kasunod doon, August 17 naman, yung 25 na napatay naman sa Manila. Mm-hmm. At pagkatapos nagkasunod-sunod, hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pagpatay. Dahil nagkaroon ng panibagong, sabihin na natin niya, killing spree, ano? Rightly or wrongly, yung ating pagdidiscard dito. Eh, bakit nagkaroon ng ganon? Meron bang kautosan? So kung may pattern na tuwing bubuga yung Pangulo at pagsasabihin yung PNP, bakit parang nagkakaroon ng ganong pattern? So while merong ng findings noon, yung Committee on Justice na hindi state-sponsored, pwede nating tingnan muli at reviewin. Idagdag yung mga datos dito sa panibagong pangyayari na nagsimula nitong Agosto, baka maiba yung findings, ano, at kailangan tingnan mabuti, hindi lamang, of course napakarami nung kung isa-isahin, pero pa-highlight naman yung mga pangyayari na talagang kaduda-duda, at yun ang pwedeng pagtuunan ng mas mahaba o mas masinsing masusing pansin. So yung statistics po, 32 sa Bulacan, 25 sa Manila, 24 sa Camanava. Ang report ay galing po, official report po ito ng PNP, sir, eh. So pero official report nila, pero ang sinado naman, pwedeng mayroon dumulog na mga independent na mga eyewitnesses na hindi nakadulog nung nag-imbisiga yung PNP at saka yung IAS. Kasi kung halimbawang nakikita nila na mas may mapagkakatiwalaan silang institusyon, pwedeng dumulog sa Senado yung mga testigo na hindi nakuhanan ng talaysay nung pag-iimbisigan ng PNP ng coroner's inquest, halimbawa ng prosecutor na dumarating kapag merong inkwentong gano'n, at ng IA. As a matter of course, talagang nandun basta't merong napapabay-involved yung pulis ay nag-iimbisiga. Kaya hindi pwedeng masaran ka agad yung investigation kung hindi pa natin nakita yung lahat ng posibleng panggalingan ng information na yun, inaasahan natin at nangyari naman sa mga nakaraang pagdinig na may mga lumalabas sa pagdinig ng Senado o ng Kongreso, mababang kapulungan, na mga testigo na ayaw lumantad kapag nag-iimbisiga yung police, IAS, o kaya yung DOJ. Pero sir, yung ganitong statistics, 32 or figures, 32, 25, 24, 81 na patay in 1 week. What do you make of that, sir? Ano po ang... To say the least, talaga nakakabahala, di ba? Dahil anong pinag-ugatan nito? Meron bang panibagong instruction? Kaya nga sinasabi ko kanina, kung merong panibagong instruction ang Commander-in-Chief at nangyari ito, mukhang mutually contrived, mukhang orchestrated. Pwede nating sa pasimula, doon natin silipin kung meron bang ganun talaga pangyayari. At kung wala naman, we will be very objective para sabihin na wala talagang ganun at ito spontaneous, dahil siguro general yung instruction na magsagawa ng panibagong drive laban sa illegal drugs. Pero alam mo, Ninta, nung nasa law enforcement pa ako, particular na nung nag-chief PNP ako, two-prong strategy lagi yan, eh. Yung demand reduction at saka supply reduction. Iko-constrict mo yung market by way of, you know, yung intelligence operation, mga pagtibayin yung mga operasyon. Nasa ganun, yung demand o yung merkado, mako-constrict, di ba? Dahil mahigpit yung otoridad, walang bibili. Pero at the same time, it goes hand in hand with the other side, yung tinatawag na supply reduction, na kung saan paghihigpitan mo naman yung kung saan ang gagaling supply. Pero mukhang doon nagkukulang dito, pa sariling opinion ko lamang, mukhang napakalaki ng pagkukulang ng otoridad pagdating sa supply reduction side, dahil 600 plus kilograms ng shabu ang yun nga nakalusot sa adwana, at hindi natin alam kung ilang pa yung nakalusot na nauna na, kasi narinig natin merong 800 kilograms noong Disyembre noong sa San Juan, ano? At meron ding 300 kilograms doon sa Las Piñas, at meron pang itong kamakailan lamang pagkatapos na magkaroon ng investigasyon, may nakita mga cylinders na kaparehong-kapareho nung sa Valenzuela, pero residue na lamang. So sinisingot na ngayon ng mga addiction. So
kung ang merkado, yung market, kinoconstrict mo, sinasakal mo by killing people, mm-mm, killing drug pushers, at saka maski yung drug users. Yes, pero yung supply naman, free-flowing, eh hindi mo kasusunod yung problema, maski nga sabi ng Pangulo, maski hanggang katapusan ang termino niya, at sabihan, hindi talaga masusunod. Kaya nga, suprong strategy ito, hindi po pwede isa lamang yung pagtuto ng pansin. Ang napapansin nga natin, bakit ang Pangulo parang reluctant na itong nangyari sa Bureau of Customs at nakakabahala ito dahil tunay-tulidad na yun lumalabas. Mm-mm. At ito'y hindi lang ito haka-haka. Confirm na confirm. Naman natin na talagang sa mga regular force na dumadaan. Oh. At ito'y finished product na. Kasi na-dismantle na, napakaraming na-dismantle na laboratories. Mm-hmm. Maganda yun kasi part yun ng supply reduction na portion ng strategy. Pero naiba na yung modus operandi. Eh bakit walang galit na nakikita na sa Pangulo sa Bureau of Customs? Totoo, at walang agarang aksyon. Kasi ang normal na aksyon dapat ng chief executive, di ko naman pinapangunahan, eh magalit dahil nakakapuslit yung Cebu, dahil di ba ang centerpiece ng kanyang advocacy, ng kanyang sa kanyang campaign promise. At ito yung lagi nating naririnig, di ba? Opo. Sa mga speeches, mga media interviews, press conferences, nagalit na galit siya sa droga at galit na galit siya sa corruption. Tsaka, kung titingnan natin sa customs, dalawa yun eh. Droga yun, saka corruption eh. Bakit parang kulang yung galit niya ngayon? Yun ang nakakapagtaka. Hindi lamang sa mga nakakarami. Pati ako nagtataka bakit ganun ang nagiging reaksyon ng Pangulo. At tila baga, binidepend niya pa yung Bureau of Customs. Oh, sir, sabi niya tatlong yung patuloy pa niyang binaback upan sina Commissioner Faldo na sabi niya tatlong beses kasi nag-offer na resignation hindi niya tinanggap. Yun nga nakakapagtaka, bakit? Sir, dun lang po mamaya sir yun sa customs, yung pong babalikan ko po sir ha, yung pong sa itong killing spree. Bakit ho kaya ganito sir? Meron ho ba kayo nadidinig na tungkol doon sa yung mga PNP daw may quota? May mga usap-usapan tungkol dyan. Na kapag wala kang na-encounter, wala kang operasyon na ipakita, malamang sa hindi, ma-relieve ka doon sa inyong posisyon. Kaya nga nagkakaroon ng entusiasm, parang over-enthusiastic yung mga pulis, over-eager, na magsagawa ng operasyon. Ang masama dito, kung under pressure sila na maka-score, ika nga, quote-unquote, gagawa sila ng scenario, gagawa ng script para lang maka-score at para hindi ma-relieve, yun ang delikado, yun ang very dangerous. Kasi nga, maski wala na, kung halimbawang wala silang makuha sa kanilang pamamagitan ng kanilang intelligence effort, so magsasagawa na lang sila ng scenario at mamumulot na lang ng magkisino para lang maipakitang may napatay silang drug pusher at tatam na nila ng sachet ng Cebu, ng Shabu at saka ng barrel, yun ang napakasama. So ito po, ito na nga sir, ang dami ng mga napapatay. Lagi naman po nilang dinedeny syempre na ito ay state sponsored, na ito ay state policy na pagpapatayin yung mga drug pusher, drug user. Pero marami na pong insidenteng ganyan. Sir, dito ho ba pwede rin nangyayari dahil inspired ng mga statements o pronouncements ng presidente? Well, pwede rin, tama ka, nipa, kasi napaka tolerant ano pagdating sa mga gano'n, na andiyan kagad, nakadepensa. Siyempre, na-involve din naman yung mga alagad na batas na, yun nga, nagiging bara-bara na. Kita-kita nga doon sa Kalokan, kung ma-authenticate natin yung CCTV, na yun talaga yung si Kian na dinadrag ng dalawang pulis at pagkatapos napatay, eh talagang makikita natin na halos wala nang malalimang pagpaplano, wala nang malalimang pag-iisip. Parang bara-bara na lang ba? Dahil suportado naman tayo ng pinakamataas na pinuno. Parang ayun, at yun ang very dangerous yun. Yung pinaka-dangerous na assumption na mangyari sa ating kapulisan. Na sila'y laging babakapan. Nakita na natin kay Marco na dapat hindi napatay yung Albuera Mayor kung Antimano, noong siya'y, ang pangalan nila lumabas doon sa listahan ni Kevin Espinosa, nirelieve sila ni General De La Rosa, pero pinabalik.
kung hindi pinabalik yun, hindi sana nangyari yung kay Raul Yap at saka yung kay Mayor Espinosa. Uh-uh. Pero nakita natin, maski nangyari na nga at talagang napakalinaw, investigasyon ng Senado, uh-uh, investigasyon ng NBI, ng DOJ. Pagkatapos ngayon, ano nangyari? Na-downgrade sa homicide at binigyan pa ng assignment ngayon sa Region 12. Uh-uh. Pinupuri pa, sir. Yun nga, kaya na-embolden talaga yung iba na pateka muna, magpabida rin tayo. Uh-huh. Eh kung wala naman talaga sila at mahina yung kanilang intelligence gathering, uh-huh, eh ang pinakamadali para sa kanilang gawin, eh total, meron parang pardon the word, uh-huh, blanket authority to do whatever they want. Yun ang napaka-delikado at napaka-dangerous. Hmm. Eh sir, ito po, pending ano, yung Senate investigation, habang may mga, sabi nila may automatic investigation daw po yung Internal Affairs Service ng PNP, ano ang dapat gawin ngayon ng PNP? Hindi ba kailangan na meron sila, at ng presidente, hindi ba kailangan merong specific order na para matigil po itong mga killing spree na to? Well, I think it's time na bumalik sila sa drawing board, no? Mm-hmm. At mag-reassess ulit, maski isang buwan pa lamang halos itong renewed operation against illegal drugs. Dapat siguro magkaroon sila, maski hindi nakasama yung Pangulo, maski yung PNP man lang, yung leadership. Mm-hmm. Bumalik muna sila, teka, mag-review ulit tayo, ano ba yung bakit ganitong ganito lang kablatant yung nangyari sa Caloocan. Ito ba yung bahagi ng pressure na nararamdaman ng ating kapulisan sa ground, mm-hmm, yung mga policemen on the ground, yung troops nila, kung bakit nagkakaroon ng ganito. Alam mo, mm-hmm, napakalaking setback nito. At ang mahirap nito, yung totoong mga malalaking drug pusher, siyempre, sasamantalahin nila dahil, mm-hmm, nasa spot na naman yung PNP, baka maglaylo, eh sila naman yung mamamayagpag. Yun ang delikado. At again, babalikan natin yung nailabas sa customs. Tunay-tunay lada yung nasa market ngayon. Yan. Hindi natin alam kung nasaan. Oho. Tsaka tuloy, sir, yung PNP, no, parang akyat baba yung popularity niya nung yung isa, yung sa 44 na patay, yun yung height na parang sarap sa luduhan ng mga pulis noon. Ngayon itong nangyayari ngayon, parang nakakatakot yung mga pulis. Parang bumalik, sir, yung takot sa kanila kaysa yung lapitan sila pag meron kang kailangan. Katatakutan tuloy. Just to emphasize or highlight yung sa supply side ng paano. Alam mo, may nabasa ako mga pag-aaral. Ang average na ginagastos ng isang regular addict, mm-hmm, na between, sabi nila, $10 to $50 or $80 a day. Depende sa degree ng addiction. 4,000 to 5,000. 500 pesos ang pinakamababa isang araw. Uh-huh. Eh kung sinasabi nila na 1.3 million drug users, or meron pang mataas na 4 million na estimate. Mm-hmm. Imaginein mo kung magkano yung kinikita ng mga drug pushers at sa mga drug lords. Kaya hindi lang mabitaw-bitawan, mm-hmm, itong negosyong ito. Dahil nga, 500 pesos times 1 million na lamang, aba, eh mantakin yung, mm-hmm, 500 million a day. Mm-hmm. Yun ang market. Eh talo pa nila yung market ng mga nagtitinda ng kotse, mm-hmm, yung mga talo pa nila yung malalaking kumpanya. Isipin mo 500 million a day. Kayang-kaya magtapal, sir. Kaya talaga magtapal. Mm-hmm. Eh kaya nga hindi talaga rin mabitiwan, maski ganun na lang, at saka maaring nasundan na rin yung pattern ng otoridad na ang, mm-hmm, pinabanatan lamang yung sachet, yung nakachinelas, kasi wala pa tayo nakita nakasapatos na nakabulag tayo. Mm-hmm. Yun nga po eh. Kaya nga sa'yo nakukumpara yung sa sitwasyon yung nangyari kay Kian, sabi eh pag ito patay agad kay totoo kay hindi na natulak daw itong bata, tapos eh ito nasa nagpuslit po ng 600 kilos, eh ito due process pa. Yun nga eh. Lagi na lamang nakita natin nakabulag ka, mm-hmm, madaling araw, nakachinelas. Wala pa tayo nakikitang napatay na naka-Pergamo o kaya, mm-hmm, naka-relong Rolex. Wala pa eh. Mm-hmm. Yung sana, kung gano'n na makikita natin, eh, totohanan na talagang seryoso at yung malalaki talaga yung tinatamaan. Pero bakit, mm-hmm, yung mga nasa kalsada lamang na assuming na totoo na sila'y nagtutulak? Mm-hmm. Ito yung mga, ano, ito yung mga talagang siguro kapit sa patalim, mm-hmm, dahil gustong kumita. Sila lagi ang tinatamaan. Hindi ba pwedeng i-elevate ng konti ng PNP yung antas ng kanilang intelligence, mm-hmm, para na sa ganoon, ang mas habulin nila, eh yung hindi ko masasabing patayin nila yung may-ari ng laboratory.
o patayin nila yung mismong nagbebenta ng kilo-kilo. Hmm. Pero ang sinasabi natin, baka pwedeng itaas nila yung antas ng kanilang intelligence na ang targetin naman nila yung mga mas malalaking drug pushers. Mm-hmm. Kasi sila, nandoon sila sa comfort ng kanilang mga tahanan, nagna-nightclub sa gabi, mm-hmm. at ang tinatamaan yung kanilang mga runners. Mm-hmm. Tsaka wala namang ibebenta sa baba, sir, kung walang papasok dito na, kung walang ibabagsak sa kanilang drugs. Sabi ko, yung supply reduction, napaka-importante. Uh-huh. At parang one thing, tagalit, hindi natin nakikita yung galit na dapat na ipakita dahil 600 kilograms ito. Ang taho mm-hmm. rin yun, pero paano yung naunang ano, tatlong mm-hmm. cylinder? Oo, kuntik si 600 natin, yun, sir. 100, hindi naman. Ang isang cylinder, 121 kilograms eh. Uh-huh. Yung nabot sa Valenzuela. So kung tatlong cylinders yung sinasabing na ilabas na, nauna dito sa limang cylinders, mm-hmm. eh easily, 363 kilograms yun. Mm, nasaan na? Diba? Oh. Nasaan yun? Definitely, nasa labas na yun. Mm-mm-mm. At sinisingot na ngayon yun, o pwedeng yun yung ibang sachet na nare-recover doon sa napapatay. Pero ilan lamang laman ng isang sachet? Diluted pa yun. Dinayot pa yun, sinaluan pa siguro ng tawas para dumami. Ay, opo. So, sir, din sa hearing, kayo po ang mangunguna. Nabuti na lang kayo na, sir. Yun ang may ibig sabihin. So, din sa inyong pagdinig na ipatatawag, sino po ang inyong mga iimbitahin? Pag-uusapan namin, mamaya na rin sa focus yun, kung maitasama sa pag-uusap. Mm-hmm. Pero, yun nga, no less than the Senate President ang nag-initiate na talagang dapat kumilos din ng Senado karakaraka dahil sa mga pangyayaring ito. Hindi lamang yung sa Ikean, nga nag-highlight nito, pero yung nakakabigla na ang lalaki ng numero ng napapatay sa di umano'y inkwentro. Mm-hmm. Sir, pwede ho ba yung minority block, sabi nila dapat magkaroon ng collective stand ang Senate. Possible ho ba na habang wala pa yung investigasyon, magkaroon kayo ng resolusyon na yung ginagawa ho dati na expressing the sense of the Senate na dun sa mga issue? Well, mukhang doon papunta yung sentimiento ng mayorya, no? Hindi naman ito agawan ng initiative. Uh-huh. Mabuti, at yung minority, ganyan din ang takbo ng kanilang pag-iisip. Pero hindi naman din na sabihin natin hindi naman napapangunahan yung majority ng Senado para magsagawa ng ganong resolusyon expressing the sense of the Senate. Mm-hmm. At kasunod noon, yun nga, isa pang isang pag-iimbestiga pa para malaman natin kung valid pa ba yung findings ng isang taon ng Committee of Justice na hindi state-sponsored. Mm-hmm. Baka nag-iba na yon dahil nga okay, kung hindi natin napansin na state-sponsored pala yung nangyari noong nakaraang taon, baka nitong pangyayari nito, mm-hmm. dahil may pattern, baka maiba yung konklusyon na ito pala yung state sponsor talaga. Mm-hmm. So pag sinabing state sponsor, yun ang policy ng presidente, ganun ho ba yun? Well, it goes without saying, pag state sponsor, ibig sabihin, sanction ito ng estado, ng administrasyon. At yun ang napaka-delikado. Kaya dapat na magiging napaka-maingat din naman yung nag-iimbestiga nito, particular na yung Senado, bago magtama sa konklusyon na gano'n. Kasi ang implication nun, napaka-tindi. Kapag nagkaroon ng findings ang Senado na state-sponsored, eh talagang dapat sigurado na state-sponsored. At yun ang dapat natin tingnan. Kasi nga, bakit biglang 32, 24, sinundan pa ng ilang pa ba yan? 14 na iba't ibang area. Hindi pa natin naririnig yung tugon ng ibang region, ano? Mm-hmm. Ito, Bulacan lamang ito, Manila, saka Camanaba. Opo. So, baka sumagot pa yung Region 6, sumagot pa yung ibang pang region, eh talagang aabuti na naman tayo ng libo-libo na mapapatay sa araw-araw. Mm-hmm. So parang jumping dagan, pero sir, pagka sinabi ninyo na state-sponsored, na sabi niyo, goes without saying, ito yung policy ng presidente, you'll be going against the president, eh, supportive po ang majority ng mga senador kay presidente. Nimpa, it goes without saying, ang implication nun, we will draw the battle lines already. Uh-huh. Kasi hindi na mapapayag yung institusyon ng Senado na may findings na kaming state sponsored, susuporta pa rin kami sa Pangulo, hindi ba? Kaya sabi ko nga, dapat talagang masusi at talagang foolproof yung mga ebidensyang makikita natin para bago mag-conclude ang Senado
na ito yung state exposure. Nimpa, ito hindi pangunguna. Hypothetical yung ating pag-uusapan. Opo. At, pero kung sakaling ganun, ako mismo bilang chairman ng Committee on Public Order, pag gumawa ako ng ganung committee report, talagang pangangatawanan ko yun. I-depend ko yun. Maski meron pang manakot, mag-pressure, o kung sino man, paninindigan ko yung committee report. At inaasahan ko rin na yung mga miyembro ng committee, isusuportahan yung committee report. At hindi naman namin gagawin yun kung hindi talagang napakalinaw ng ebidensya, yung proof na talagang state sponsored ang nangyayaring patayan. Ayun, opo. Sabi nyo nga po, pag-uusapan pa po ito doon sa caucus. Medyo kinikilabutan ako doon sa pag-uusap natin, sir. Sabi nyo nga po, pag-uusapan pa ito mamaya, pero likely ho ba makakapagpatawag na kayo ng hearing within the week? Kasi sikapin natin. Kasi kung makapag-file ng, kung makapumabasa yung resolution sa Martes, yung 3-day notice rule, masusunod naman yun, maski araw ng Biyernes. Okay. Pwede naman magpatawag ng pagbinig. Ayun. Tapos, sir, so yan po ay aming aantabayanan. And then, sir, yung hearing po na tungkol dun sa customs, yun nga, and ano to eh, sir, hindi pwedeng paglayuin, magkaugnay kasi yung nangyari kay Kian at saka yung sa customs. Actually, pati yung sa Osamis, pwedeng matouch dyan sa investigation na yan. Kasi kasama rin yun eh. Dahil illegal drugs din ang usapan doon, no? Tama. Para nasa ganun, mapaglahat na parang pangkalahatan ng tingnan muli, i-review ng Senado, pag-exercise ng oversight, yung lahat ng mga kaganapan na patungkol sa illegal drug. Ayun. Sir, balin po tayo dun sa customs. Yung sabi nyo nga, dapat putulin yung supply. Eh, yung supply lumulusot sa Bureau of Customs. Tatlong linggo na ho namin inaabangan yung inyong listahan ng ano po ba, ng mga nakapayola at mga bagman. Kailan ho ninyo ito ibubuga, sir? Sa ngayon, nagda-draft kami. No? Actually, may initial draft na yung... Ipipibling speech ko na lang siguro, malamang sa Miyerkules. At ipaparating ko kay Senator Gordon na ibang topic na lang yung tatanungin ko. Hindi ko na muna ilalabas yung tungkol sa payola. Kasi dating, alam mo nipa, dating at dating ang information. At sabihin ko lang sa'yo, mga taga-customs mismo ang nagbibigay ng information tungkol sa tara. Sa yung kalakaran. Ang ginawa kasi namin, kasi napakaraming nagbibigay ng information at ito may mga binigay ng mga listahan. With a little bit of exaggeration, mukhang si Nick Paeldo na lang hindi nagbibigay sa akin na listahan. Kasi natataas na official, mga middle level official, maski yung mga nasa labas, yung mga players na tinatawag, napakaraming nagbigay ng information. Ang ginawa namin, pinilter namin very objectively. At ang yung commonly mentioned name sa listahan, siyempre, hindi mo naman naasahan na yung magbibigay ng listahan, isasama yung pangalan niya. So, sa napakaraming nagbigay ng mga pangalan, makikita mo naman na yung nagbigay, wala pangalan nila. Pero sa iba naman, nandun sila. Palabas naman mo yung pangalan niya. So, ganun ang ginawa namin pag-filter. We vetted it very carefully. Para na sa ganun, talagang ano yung na-filter ika nga na hindi ito parang kasi merong isa rin man dinadaan sa text pag sinek mo mali naman parang nanliligaw naman so at pati mga amount alam mo mukhang yung sinabi ni Taguban na 27,000 hindi lamang ganon. Hello? Ang lumalabas na halaga per container. So yung kasi iba yung tara sa 40 footer, iba yung tara sa 20 footer. So yung tara na yan, sa lahat na po ng klase ng produkto, hindi lang drugs yung ini-smuggle kasi sir, may bigas, may bawang, may damit. So yung... Karamihan ito, general merchandise. Ito yung dumadaan sa green, yellow, at saka red lane. Red lane, ano. Hindi naman ito parang, kasi wala naman siguro, talagang talamak na siguro kapag itinimbri pa sa customs, so, drugs ito ha, mas malaki babayaran ko. I don't think naman merong customs official na papayag sa ganun. Ang problema nga lang, lumulusot yung drugs kasi nakikita ng mga importer ng drugs na napakadali. Dahil nga magtara ka lamang sa kalakaran, eh maski ano, pwede mo nang ilagay doon. At yun ang dapat nating bigyan ng pansin nga, ang customs, dahil nabulag na sila dahil sa laki ng mga tara. Alam mo, bawat opisina parang halos wala ng exception eh. At na-expand pa yung
yung listahan, hindi lamang sa Aduana din sa Manila, kundi pati mga port sa ibang lugar, sa ibang region, kasama na doon sa listahan para. So medyo malawakan, medyo lumawak na yung information. Kaya mas minabuti para wala nang, again, pardon the word, walang distraction. Kapag nilabas yung listahan, mas mainam na yung privileged speech na lang. Saan yun nangyayari? Under the nose of Commissioner File dun, o kinukonsinti niya, o kasama din po siya dun sa Metara? Well, sabi ko nga sa'yo, siya na lang halos ang... Well, siyempre, medyo may exaggeration yun, pero siya na lang yata ang hindi nagbibigay sa akin ng listahan. Pero matataas ng opisyal at mga middle-level officials ng customs ang dumulog. Yung iba, personal na pagkita. Yung iba, binigay through common friends. Ano? At yung iba rito talaga, mga kaibigan ko rin eh. Mga dati kong kakilala, kasi galing sa serbisyo yung iba. Pero sabi ko nga, kapag ikaw naman ay kung corruption ang pag-uusapan, dapat isa lang yung standard po eh. Hindi pwedeng selective ka na parang discriminatory ka or whimsical yung pagpili mo kung sino isasama mo o hindi. Ano? Pero ngayon, hinihimay pa rin mabuti kasi meron pa naman kaming Sunday, Monday, Tuesday para talagang i-fine-tune yung itong privilege speech na sa ganun maging napaka parehas at halos sigurado yung o sigurado talaga yung aming sasabihin. Ito po yung kay si Commissioner File doon, bakit ho kaya siya hindi masibak-sibak? Ayun ang million dollar question. Bakit hindi masibak-sibak? Pero nabanggit ko na rin sa inyo na talagang yung pangalan niya consistently lumalabas sa mga listahan, pati yung mga bagmen, pati yung halaga na pumapasok doon sa, sabihin na natin, wag na natin sabihin sa kanya kundi Office of the Commissioner, OCOM. Sa balibalita kasi, hindi ko pa naman po nako-confirm, yung balibalita lang na bata daw kasi siya ni Secretary Dominguez. Hindi ko, wala pa ako maiko-comment sa tungkol dyan. Basta't ang binabasi ko lang yung informasyon doon sa mga natanggap ko, na galing mismo sa kanila. Talog ng customs, pati mga players, yung mga brokers, at iba-iba pang mga sources. Kaya ito yung inimay, pinilter, at we're coming up with a consolidated list na talagang ito yung mahirap dibain. Yung credibility, kami mismo naniniwala, gawa ng hindi naman po pwedeng sumala yung halimbawa 6-7 sources. Ano? Ayun. Sir, a few points na lang sabi ni Senator Chillanes. Hihilingin daw po niya sa plenary, hihingin niya na palitan na si Senator Gordon bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kasi yung pag-handle niya doon sa hearing, bukod sa hindi kayo makapagtanong, hindi kayo makasingit, yung direksyon ng investigasyon sa halip na pataas at matutukan yung sina Commissioner Feldon at yung mga sangkot na malalaking tao, palayo ng palayo. Doon sa dapat na focus. Narinig ko rin yung kanyang panukala. Well, pwede niyang gawin yun, ano? Pero mamaya, I think, masasama yun sa aming buusapan. Again, majority, collegial body kami, nagde-deliberate kami kung sino ina-elect na namin, kung sino yung mga chairman, kung sino yung mga miyembro. So, ang masunod pa rin dyan, being a democratic institution, yung mayorya. So, it is not up to, with all due respect, it is not up to kay Senator Trillanes para sabihin niya, well, he can suggest, he can move, he can manifest, he can do it, pero hindi ibig sabihin na pag sinabi niya, eh mangyayari dahil pagbubutuhan namin yon. Pero kayo sir, ano bang tingin niyo dun sa the way Senator Gordon handles the committee hearings? Ninta, huwag muna kami pagsabungin basta ginawa ko last time. Dahil sa tagal hindi kayo tinawag. So ayun sir, pwede ba daw malaman kung saan kayo magmi-meeting mamaya? Sa text na lang po. Wag na lang. Confidential. Na-anunsyo na rin doon, nabasa ko na rin. Kaya I think I'm at liberty to divulge din. Meron kaming focus. Pero yung ibang detalye, nirespeto namin yung Senate President na siyang tumawag nito. Kung siya, pwede niya sabihin, pero kaming mga membro na mayorya, I don't think it is not proper for us to divulge the detail.
So pinapahabol lang pong question, yung independent, may nagsasuggest po na magkaroon ng independent probe on drug slaves, parang bukod sa Senate magkaroon, si Congressman Lagban yung nagsuggest no na magkaroon ng parang isang independent body na mag-iimbestiga dun sa mga patayan, kaya lang si Presidente din ang pinagkikreate niya. Yun na nga eh. Alam mo, pag nagsuggest ka ng ganun, it is not timely, ano? Pwedeng gumawa ng ganyan. Alam mo, nabasa pa yung column ni Randy David, ano? Yung darating at darating yung panahon na magkakaroon ng parang truth commission. At parang yun ang sinasabi niyang, yun ang day of reckoning. Which I believe, ano? And yun ang tiyatawag na foresight. Para bang nakikita mo na yung halos na pwede mangyari sa mga susunod na panahon o susunod na administration. Kaya dapat nga, ito'y payong kapatid kay General De La Rosa, payong kapatid sa mga general na mamuno sa PNP, na dapat wag silang, dapat maging discerning sila. Wag nila isipin na yung buhay nila o yung kanilang career, dito lamang sa ilalim ng administration ngayon. Isipin din nila yung future nila, yung future ng pamilya nila, na beyond this administration, pwede rin silang managot kung meron silang kapabayaan na ginagawa sa ngayon. So, ang may advice ko lang sa kanila, without losing this team, ano, without losing the enthusiasm, yung vigor sa pagsugpo sa illegal na droga, dapat maging mapag-isip din sila at hindi yung parang wala nang katapusan. Ika nga, yung ginagawa nila ngayon dahil laging meron tinatawag na the Ides of March, ano? Quote unquote. May panahon ng paghuhuko. Yun nga, tama yung minta. Yun lang mapapayo ko kasi alam mo ito, marami sa kanila malalapit sa akin dahil galing ko sa PNP, naging happy nila ako. At maipapayo ko lamang, hindi yung huwag bara-bara. At gawin nila yung tungkulin na naaayon doon sa norms, ano? Yung legal norms at saka yung mga dapat talagang i-observe ng PNP, hindi dahil sa napaka-over-eager at kailangang makapagpakita ng resulta, maski sino na lamang na mapulot sa tabi-tabi, pwedeng patayin at laglagan ng baril, laglagan ng sasya ng shabu at sabihing tapos na, ginawa namin ang tungkulin namin. Alam mo, sabi nga ng PIDEA, at ito, ano naman, yung statistics can bear me out. Sa dinami-dami ng dismantled na laboratories pagkalalaki, sa laki ng mga nakumpiskan droga, sa dami na napatay, bakit steady o hindi man bumababa pa yung presyo ng shabu? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung supply. So nagkukulang talaga tayo sa supply reduction side. Diba? Sir, may pangangailangan mo ba na gumawa pa ng independent commission para mag-imbestiga dito sa mga patayan? Eh, sino nga mag-a-appoint sa independent commission? Di ba Pangulo rin? So, sabi mo, hindi timely. Yung suggestion is sound, but the timing is off. So, kung kaya, sir, ang aasahan po namin ay yung pong objective na investigasyon ng Senate. Yun. At maasahan naman na talaga, kami naman ipakita rin naman namin na we can be independent. Diba? Lalo na kung talagang brazen. Tatayuan naman namin yan eh. Nagkakaisa naman kami, mayorya, minorya. Yung ginawa ko yung committee report, yung kay Kina Marcos, nagkaisa-isa ka naman kami dun. Kaya lang, sa dulo hindi rin naman talaga narespeto yung aming committee report. Dahil sa umpisa lang narespeto, dahil nagkakaisa-isa kami ng NBI, ng DOJ, lahat nagkaisa dun sa findings namin. Pero makalipas yung ilang buwan, biglang nag-iba yung hihip ng hangin. Ewan ko kung bakit. Yun ang hindi ko malaman ba. Kailangan malaman natin yun eh. Ano ba talaga ang meron sa mga delights of Marcos, tapos yung mga nangyayaring patayan, na para bang wala na silang takot. Kaya, yun nga, ulitin ko yung reminder sa kanila, friendly and brotherly reminder, isipin nyo yung pamilya ninyo, isipin nyo yung kasi yung, alam mo, yung integridad ng tao, yung character ng tao. Hindi naman ito habang nasisibiso ka lang eh. Mas importante pa yung character mo pagka-retire mo eh. Dahil yung forever yun, hanggang sa mamatay ka, dalahin mo yung character mo. Ito nga yung in-advise ko kay General Magalong nung dumulog siya sa akin, nung na-appoint siya bilang head mo mag-imbisiga sa mama sa panon. Sabi niya, sir, I need your guidance. Sabi ko,
hanggang saan ba ang kakayanin ng dibdib mo rito? Mm-hmm. Kasi sabi ko sa kanya, yung character mo, ano yan, mag-e-end yan hanggang sa mamatay ka. Mm-hmm. Hindi yung pagka hanggang sa mag-retire ka lang. Mm-hmm. Yung career mo, hanggang sa mag-retire ka. Pero yung character, ito yung beyond your retirement, beyond your, alam mo, hanggang sa mm-mm. tapos na namatay ka na, nandiyan pa rin yan mm-mm. sa alaala. Kaya mas importante yon. At natutuwa naman ako, sinunod niya yung aking advice, kaya lang, minalas din siya. Mm-hmm. Kaya nakapag-retire siya. Alam mo, I'll be very vocal about it. Mm-hmm. I think he's the best chief MP that we never had. Mm-hmm. Kung maging chief MP, kung nabigyan sana ng pagkakataon si Jel Magalong, mm-hmm. tingin ko maganda yung takbo ng Philippine National Police. Mm-hmm. Ako, ayan. Sabi dun sa Bible, sana ang may pakinig ay makinig. Ayan. So, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Senator Lacson. Maraming salamat, Pimpa. Salamat po. Mga kaibigan, si Senator Ping Lacson po ang ating nakapanaya. Maya-maya po si Senator Antonio Trillanes. Ang oras po, 10:52.